Bawat isa sa atin ay may pangarap at nais marating sa buhay. Pangarap man yan para sa sarili, pamilya o kahit sa ibang tao ay walang masamang mangarap dahil senyales po ito na nais nating may mabago sa ating buhay para sa kakabuti natin. Ngunit may mga pagkakataon na dahil sa ating pangarap ay may mga tao tayong dapat bitawan o iwanan. Ang dahilan ay upang mas mabilis at mas madali nating maabot ang gusto nating marating. Dear Papa Dudut, masasabi ko na siguro ngayon na ako ang pinakatangang tao sa buong mundo. Ako na yata ang pinaka hindi marunong maghintay, kaya ngayon ay inaani ko na ang bunga ng mga maling desisyon na nagawa ko noon. Ako nga pala si Allyra. Nagwo-work ako sa isang BPO company at kung minsan ay nagsa-sideline din ako bilang isang online seller ng mga ukay-ukay na damit. 31 years old na ako at single pa rin. Sumulat po ako sa programa mo para sana humingi ng advice sa sitwasyon ko ngayon. Pero bago ko sabihin ang aking problema ay gusto ko munang i-share kung paano ako nauwi sa ganitong sitwasyon. Nagsimula ang lahat noong high school ako, Papa Dudut. Fourth year na ako noon at excited nang makagraduate. Hindi na ako makapaghintay na itig ang gusto kong kurso na tourism management with flight attendant course kasi pangarap ko talagang maging flight attendant. Gusto ko kasi na makapag-travel sa iba't ibang bansa tapos ay nakasakay pa ako ng eroplano. Nang time kasi na yon ay hindi pa ako nakakasakay ng eroplano kaya isa yon sa mga pangarap ko dati. Sa totoo lang, ako po ang klase ng tao na maraming pangarap sa buhay. Bukod sa pangarap ko para sa aking pamilya ay pangarap ko rin ang magkaroon ng sariling bahay, lupa at mga sasakyan. Tapos gusto ko rin noon na gwapo at mayamang boyfriend na maipagmamalaki ko sa lahat. Sa sobrang mapangarapin ko ay pati ang kasal at pagiging mother ko ay inimagine ko na kahit high school pa lamang ako noon. Naging ganon ang ugali ko dahil na rin siguro sa nanay ko na mataas ang pangarap para sa akin kahit noong bata pa lamang ako. Gandang ganda siya sa akin kaya sa aming apat na magkakapatid ay ako ang talagang tinutukan niya. Naalala ko na palagi niya akong sinasali noong bata pa lamang ako sa mga beauty pageant na pambata. Ang sabi pa ni nanay, kapag lumaki ako ay pag-aartistahin niya ako kasi maganda raw ako. Pero hindi sa pagiging artista ang linya ko kasi wala roon ang pangarap ko. Nang sabihin ko kay nanay na pagiging flight attendant ang gusto ko ay hindi naman po siya nagalit. Kung yun daw ang gusto ko ay wala raw problema. Isa pa ay may babandera ko pa rin daw ang mukha ko kahit flight attendant na ako. Nang makagraduate ako sa high school ay inakala kong tuloy-tuloy na ang pag-abot ko ng aking mga pangarap. Pero hindi pala, Papa Dudut. Yung panganay ko kasing kapatid na babae ay biglang nag-shift ng kursong kinakailangan ng malaking halaga ng pera. Labagman sa kalooban ng parents ko ay sinabi nila sa akin na hindi muna ako makakapag-aral. Pagtapusin daw muna namin si ate saka ako magpapatuloy sa college. Grabe ang iniyak ko nang sabihin nila yon sa akin, Papa Dudut. Hindi ko po matanggap na ako pa ang kailangang magsakripisyo. Hiyang-hiya ako sa mga kaklase ko at mga kaibigan ko na nakapagpatuloy ng college. Ang feeling ko kasi ang tingin nila sa akin ay mahirap kasi hindi na ako nagtuloy sa kolehiyo. Dahil sa hindi pa ako matured mag-isip ng time na yon, ay nagtampo ako sa kanila. Sinabi ko sa aking sarili na hindi ko na sila susundin lalo na si mama. Kung ano ang ayaw nila ay yon ang aking gagawin. Maldita rin kasi ako noong dalagita pa ako, Papa Dudut. Nang hindi na ako nag-aral ay nasa bahay na lamang ako palagi. Natuto na ako sa mga gawaing bahay dahil kinailangan ni nanay na magtrabaho para sa pag-aaral ni ate. Meron kaming maliit na sari-sari store at ako ang naging bantay noon. Inip na ako sa buhay ko ng time na yon.
at gusto ko na ulit sanang mag-aral pero wala naman akong magawa. Isa sa mahigpit na paalala ni nanay sa akin ay huwag na huwag muna ako magbo-boyfriend lalo na't 16 pa lamang ako noon. Lalo na raw sa mga lalaki sa lugar namin. Hindi raw ako bagay sa kahit na sinong lalaki sa lugar namin dahil puro mahihirap ang naroon. Hindi na nga raw kami mayaman ay hahanap ako ng mahirap. Saka na raw ako mag-boyfriend kapag tapos na ako sa pag-aaral at meron na akong trabaho. Kapag ganun daw kasi ay may malaking chance na makakilala ako ng mga taong mayayaman. Huwag ko raw hayaan na mapakinabangan ng mga mahihirap na lalaki sa lugar namin ang aking ganda. Nakuha ko ang point ni nanay pero hindi ko siya pinakinggan. Nagtatampo pa rin kasi ako sa pagpapatigil nila sa akin sa pag-aaral. Sa pagbabantay ko sa sari-sari store ay napansin kong parang dumadami ang mga lalaking tambay sa harapan ng aming tindahan. Tapos bumili sila ng paisa-isa na tigpipisong chichirya o kaya ay candy. Ang iba ay lantarang nagpapapansin sa akin. Minsang naabutan ni nanay ang mga kabataang lalaki sa harapan ng aming tindahan at pinagtabuyan niya ang mga yon. Bakit mo naman pinalis yung mga yon, nanay? Tanong ko sa kanya. Hindi ka ba nakakahalata? Nagpapakyut ang mga yon sa'yo. Kaya palagi nandyan. Naku, kapag ikaw na bola ng isa sa mga yon, malilintik ang kasakin. Gigil na wika ni nanay. Bumibili naman po sila sa atin at hindi basta-basta nakatambay lang. Kapag nawalan tayo ng benta, ikaw ang may kasalanan ha. Paninisi ko pa sa kanya. Hindi na baling mawala ng benta, basta huwag ka lang mapunta sa isa sa mga tambay na yon. Wala nang ang trabaho, parang wala pang pangarap sa buhay. Sambit pa ni nanay. Isa sa mga palaging tumatambay sa harapan ng tindahan namin ay si Francis. Kilala ko siya dahil sa lugar namin siya nakatira. Nasa iisang street lamang ang bahay namin, Papa Dudut. 19 years old na siya noon at nagtatrabaho bilang isang pedicab driver. High school lamang ang natapos niya dahil na rin siguro sa financial problem. Hindi kasi mayaman sina Francis. Ang bahay nila ay gawa sa pinagtagpitagbing plywood at yero. Marami pa silang magkakapatid. Nakikita ko ang kasipagan ni Francis at nakakailang daan siya sa harapan ng tindahan namin na may iniahatid gamit ang kanyang pedicab. Ugali na ni Francis ang tumambay sa tindahan namin tuwing hapon. Bibili siya ng soft drinks at chicheria o kaya ay tinapay. Tapos ay doon niya yon kakainin sa harapan ng tindahan. Minsan ay nakikipagkwentuhan siya sa akin at mabait po si Francis at palabiro. Kaya sa lahat ng tambay sa aming tindahan ay siya ang nag-iisa kong kinakausap. Saka may itsura po si Francis, Papa Dudut. Hindi man siya yung sobrang gwapo ay malakas naman ang appeal niya. Aaminin ko na crush ko si Francis kaya ako siya kinakausap. May pangarap sa buhay si Francis. Ang sabi niya ay gusto pa rin niyang mag-aral at ang gusto niya ay maging engineer siya. Nang tanungin ko kung anong klaseng engineer ay kahit ano ang sagot niya. May tiyahin daw siya sa ibang bansa na mayaman at nangako na pag-aaralin siya pero hanggang sa panahon daw na yon ay hindi pa tinutupad. Sa parting yon ang kwento ni Francis ako nakarelate. Parehas kasi naming gustong mag-aral pero hindi kami pinagbigyan ng pagkakataon. Noong nag-aaral pa ako ay hindi ko pinapansin si Francis, Papa Dudut. Ngunit na magkaroon kami ng chance na mag-usap araw-araw kahit maikling oras lamang ay nalaman ko na okay pala siyang maging kaibigan. Kahit palabiro ay may sense ang mga sinasabi niya. Hindi kagaya ng ibang tambay sa tindahan namin na puro pagpapakyut lamang ang ginagawa na akala nila ay makukuha nila ako sa ganon. Hindi ko namalaya na nahulog na pala ang loob ko kay Francis sa paglipas ng mga araw. Kapag nga alam kong oras na ng pagtambay niya sa tindahan ay nagpupulbos at kaunting lipstick pa ako para gumanda ako kahit kaunti. Hanggang sa dumating ang time na inamin ni Francis na may gusto siya sa akin at kung pwede raw niya akong ligawan. Pumayag ako na ligawan ni Francis, Papa Dudut.
Bukod kasi sa may gusto ako sa kanya ay magagawa ko pang inisin si nanay kapag nalaman niya ang nakipag-boyfriend ako sa isa sa mga lalaki na nakatira sa lugar namin. 2 linggo lamang na nanligaw si Francis sa akin ay sinagot ko na siya kaagad. Wala po akong pagsisisi kasi gusto ko talaga siya, Papa Dudut. Sinadya ko rin na mapansin ng nanay ko ang closeness namin ni Francis at nang mapansin niya yon ay kinausap niya ako habang naghahapunan kami. Ikaw Allyra ha, napapansin ko na parang close kayo ni Francis. Naniligaw ba sa'yo lalaking yon? Seryosong tanong ni nanay. Hindi po, matipid kong sagot. Mabuti kung ganun, tugon naman ni nanay. Hindi na siya naniligaw kasi boyfriend ko na po si Francis, mga 1 week na. Matapang kong pag-amin. Anong sabi mo Allyra? Huwag mo kong mabiru-biru ng ganyan at tumataas ang presyon ko sa'yo. Galit na sigaw ni nanay. Seryoso po ako nanay, boyfriend ko na si Francis. At sana ay huwag din yung pigilan ang aming relasyon dahil mahal na mahal ko siya. Patuloy kong pangiinis sa nanay ko. Kulang na lang ay sabunutan ako ni nanay ng time na yon, Papa Dudut. Pinapaalala niya sa akin na mahirap si Francis at isa itong pedicab driver. Wala raw ako magiging future sa ganong klase ng lalaki. Ang sabi ko ay alam ko yon at wala akong pakialam kahit si Francis pa ang pinakamahirap na lalaki sa buong mundo. Basta mahal ko siya. Simula noon ay sinarado na ni nanay ang sari-sari store para wala na akong binabantayan. Hindi na niya ako pinapalabas ng bahay. Bago siya umalis roon ay kinakandado niya ang pinto at iniiwanan na lamang ako ng pagkain. Iyak ako ng iyak kasi hindi na kami nakakapagkita pa ni Francis hanggang sa sinabi ni tatay na mali na ikinukulong ako sa bahay. Nakinig naman si nanay kay tatay kaya hindi na niya ako kinakandado kapag aalis siya. Pero pinababantayan naman niya ako sa kapitbahay namin. Kapag daw nakita ako nakipagkita kay Francis ay sabihin sa kanya. Sakal na sakal ako ng time na yon, Papa Dudut. At totoo nga na kapag hinihigpitan mo ang isang tao ay mas lalo itong kumakawala. Ganon ang nangyari sa akin. Nang minsan kaming magkita ni Francis ay sinabi ko sa kanya na kung hindi niya ako itatanan ay baka yun na ang maging huling beses na makikita niya ako. Natakot si Francis sa akin sinabi kaya agad siyang nagdesisyon na umalis kami sa lugar na yon. Ang naging plano ay aalis kami ng gabi kapag tulog na ang lahat. Palihim ako nag-impake ng mga damit ko. Hindi ko na dinamihan para madali akong makapagbitbit. Ang hindi ko alam ay nakita ako ng isa kong kapatid na nag-iimpake at sinumbong niya kay nanay. Alaman ko yon ang lalabas na sana ako ng bahay para tumakas. Gising pala si nanay at inaabangan niya kung totoong aalis ako ng bahay. Pinigilan nila ako ni tatay at nagwala ako noon at pilit na kumawala sa kanila pero hindi ako nagtagumpay. Sumuko rin ako kasi wala akong laban sa mga magulang ko. Kinausap ako ni nanay at tatay at inamin ko sa kanila. Ang plano namin ni Francis na pagtatanan. Nakiusap ako sa kanila na hayaan na lang akong sumama kay Francis dahil sa kanya ako magiging masaya. Pero mas lalo lamang silang naggalit sa akin, Papa Dudut. Talagang sinira ko raw ang tiwala ko sa kanila. Hindi natuloy ang pagtatanan sana namin ni Francis dahil nahuli ako ng pamilya ko. Kinabukasan ay may kapitbahay namin ang tinawag ako sa bahay. Yun pala ay pinuntahan ni tatay si Francis sa may paradahan ng mga pedicab at binugbog. Nang pumunta ako roon ay nakahandusay na po si Francis sa kalsada habang pinagmumura siya ni tatay. Galit na galit si tatay kay Francis, Papa Dudut. Kahit pinigilan na kami ng mga magulang ko noon, ay patuloy pa rin kaming nagkikita ni Francis ng palihim. Ang akala ng pamilya ko ay hiwalay na kami, pero ang totoo ay hindi pa. Isang chismosang kapitbahay namin ang nakakita na magkasama kami ni Francis at isinumbong yon sa nanay ko.
Galit ang nanay ko sa akin at nasaktan pa niya ako. Hindi raw ako nag-iisip at sayang daw ang buhay ko kung si Francis ang aking mapapangasawa. Ikinulong nila ako sa kwarto ko at hinahatiran na lamang ng pagkain. Wala na akong ginawa noon kundi ang umiyak. Isang umaga ay pumasok si tatay sa kwarto ko para kausapin ako. Ang sabi niya, pag-aaralin na ulit nila ako kahit mahirapan sila ni nanay. Pero ang kapalit noon ay titigilan ko na si Francis. Hindi na ako pwede makipag-usap at makipagkita kay Francis dahil kapag nalaman nila na ginawa ko yon ay hinding-hindi na talaga nila ako pag-aaralin ng college. Kahit pa nakatapos na ang panganay kong kapatid sa college. Nung una ay hindi ko tinanggap ang offer na yon ni tatay. Ang sabi ko ay mas importante si Francis kesa sa pag-aaral ko. Pero nang makapag-isip-isip ako na masyado na akong napag-iiwanan ng mga dati kong kaklase noong high school, ay nagkaroon na ako ng pagdadalawang isip. Saka naisip ko rin na hindi ako magiging flight attendant kung ipupush ko ang pagmamahal ko kay Francis. Kaya sa uli pumayag na ako sa kondisyon ni tatay. Nag-enroll na ako sa kursong gusto ko, Papa Dudut. Nang muli akong tumungtong sa school ay doon ko naramdaman na hindi maling pinili ko ang pag-aaral kesa kay Francis. Pinit na akong umiwas kay Francis sa takot kong pahintuin ako ng parents ko sa pag-aaral. Pero dahil nasa isang lugar lamang kami ay hindi pwedeng hindi niya ako makita. Kagaya na lamang ng isang gabing papauwi na ako sa amin mula sa school. Naglalakad lamang ako at nagulat ako nang may humawak sa balikat ko mula sa aking likuran. Paglingon ko ay nakita ko si Francis. Masaya siya na nakita ako pero nagmamadali ako naglakad palayo sa kanya. Para kaming nasa isang eksena sa movie nang habulin niya ako, Papa Dudut. Umarang siya sa daraanan ko. Allyra, bakit mo ako iniiwasan? Huwag kang mag-alala, walang chismosa rito. Walang magsusumbong sa nanay at tatay mo. Miss na kita, ang sabi pa ni Francis. Ayoko na, Francis, break na tayo. Hindi kita mahal kaya tigilan mo na ako, ang wika ko. Hindi yan totoo. Alam kong mahal mo pa ako. Magtana na ulit tayo ngayon, kahit ngayon din. Huwag ka na magdala ng damit, magpupunta tayo sa malayo. Ang sabi pa ni Francis. Ayoko nang hasabi. Hindi na kita mahal. Narealize ko kasi na wala akong future sa kagaya mo. Pedicab driver ka lang. Anong buhay ang maibibigay mo sa akin at sa magiging anak natin? Francis, mataas ang pangarap ko. Gusto ko mag-aral at magkaroon ng magandang trabaho. At hindi ikaw ang tutupad ng mga pangarap ko. Kung ikaw ang pipiliin ko, siguradong hindi mangyayari yon. Ang sabi ko habang pinipigilan ang aking luha. Alam kong sobrang nasaktan si Francis sa mga sinabi ko. Hindi na siya nakapagsalita pa at napaluha na lamang siya. Tumalikod siya at naglakad palayo sa akin, Papa Dudut. Gusto ko sana siyang habulin ng time na yon at mag-sorry sa kanya. Pero naisip ko na kapag ginawa ko yon ay mawawala na ng tuluyan ang pangarap ko maging flight attendant. Sa paglipas ng mga buwan ay hindi ko na nakita pa si Francis. Hindi ko na alam kung sinasadya niyang hindi magpakita sa akin pero miss ko na siya, Papa Dudut. Minsan nga ay parang gusto ko siyang puntahan sa bahay nila. Pero inuunahan ako ng takot na baka may makakita sa akin at isumbong ako sa mga magulang ko. Ang ginawa ko ay nag-focus na lamang ako sa pag-aaral. Itinoong ko ang aking buong atensyon sa aking pangarap. Nakipagkaibigan ako para malihis ang utak ko kay Francis. Pero hindi ko pa rin tuluyang naalis sa isipan ko si Francis, Papa Dudut. Kaya pasimple ko siyang sinisilip sa paradahan ng mga pedicab. Nakikita ko pa siya noong una pero after ng ilang buwan ay nagtaka ako kasi palagi siyang wala doon. Hindi na rin ako nakatiis kaya nagtanong ako sa isa sa mga pedicab driver na naroon. Kuya,
Nasaan na po pala si Francis? Bakit hindi ko siya nakikita dito? Tanong ko. Wala na si Francis dito. Pinagbenta na nga yung pedicab niya eh. Ang alam ko sa Maynila na sila naninirahan ang buong pamilya niya. Pag-aaralin yata ng tita niya si Francis eh. Sagot sa akin ang aking napagtanungan. Bigla akong nalungkot sa aking mga nalaman, Papa Dudut. Nasa malayo na pala si Francis. At hindi ko na siya makikita kahit pasulyap lang. Nasaktan ako kasi hindi siya nagpaalam sa akin. Pero alam ko naman kung bakit hindi niya yon ginawa. Magpapaalam pa ba yung tao kung halos maliitin ko na yung huling beses kami nag-usap? Malungkot man ako ay tinanggap ko na rin na siguro nga ay hindi talaga kami ni Francis ang para sa isa't isa. Nasa ikalawang taon na ako ng kursong kinukuha ko ng isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Biglang inatake sa puso si nanay at na-stroke siya. Dahil sa mga gastos sa ospital at mga gamot na kailangang inumin ni nanay araw-araw ay halos maubos ang pera namin. Mas lalo kaming nahirapan dahil mag-isa na lamang si tatay na kumakayod. Hindi na kami nakapagpatuloy ng kapatid ko sa pag-aaral ng college. Wala na akong nagawa dahil naiintindihan ko ang aming sitwasyon. Kinailangan na rin namin magtrabaho ng kapatid ko dahil kami na ang nasa hustong edad ng time na yon para magkaroon ng trabaho. Si ate ay naging office staff habang ako naman ay natanggap sa isang factory ng chicheria bilang production operator. Ang trabaho ko roon ay naglalagay ako ng mga napak na chicheria sa kahon. Buong shift ay nakatayo ako kaya halos sumuko na ako sa unang buwan. Parang gusto ko na lang na nasa bahay at nagbabantay kay nanay. Pero hindi ako pwede mag-resign kasi sayang ang ginastos ko sa pagkuha ng requirements at pamasahe para lamang magkaroon ng trabaho. Tiniis ko ang lahat ng hirap sa aking trabaho noon, Papa Dudut. Palagi kong iniisip si nanay para meron akong inspirasyon. Kahit papaano naman ay nakakaraos ang pamilya namin sa pang-araw-araw. Yun nga lang ay hirap pa rin kami. Wala kaming sobrang pera na pambili ng luho. Talagang sa mahalagang bagay lamang napupunta ang sinasahod ko. Sa trabaho ko ay may ilang nanligaw sa akin at may isa akong nagustuhan. Pero hindi ako pumayag na magpaligaw sa kahit na sino. Ayoko kasing mahati ang oras ko sa pamilya ko at sa lalaking mamahalin ko. Para sa akin ay hindi pa yon ang tamang oras para makipagrelasyon ulit ako. Saka na lamang kapag medyo nakakaangat na kami sa buhay. Aaminin ko na naisip ko pa rin si Francis ng time na yon, Papa Dudut. Paminsan-minsan ay sumasagi siya sa aking isipan at napapatanong ako kung ano na ba ang nangyari sa kanya. Natuloy kaya ang pagpapaaral ng tita niya? May girlfriend kaya siya? Mahal pa ba niya ako? Mga ganong tanong ang paulit-ulit kong naiisip pero wala naman akong nakukuhang sagot. To be honest ay may panghihinayang ako na hindi ko pinili si Francis. Piliin ko man siya o hindi ay hindi rin pala ako makapagtatapos ng pag-aaral dahil sa bigla ang pagkakasakit ni nanay. Pero wala na akong magagawa kasi nangyari na ang mga nangyayari at hindi ko na yon kayang baguhin pa. Ang tangi ko na lamang magagawa ay mag-move on at mag-focus sa mga bagay na mahalaga sa kasalukuyan. 6 na buwan lamang ang tinagal ko sa una kong trabaho. Ang pangalawa kong trabaho ay sales lady ng shoe store na nasa mall. Doon ay mas madali ang trabaho ko kung ikukumpara ko sa naging trabaho ko sa factory. Kahit halos nakatayo ako palagi ay naka-aircon naman. That time ay medyo umu-okay na ang lagay ni nanay. Unti-unti nang bumabalik ang dati niyang lakas. At nakakakilos at nakapaglalakad na siya ng paunti-unti. Dahil sa nakita ko na medyo nakakabango na ulit kami ng pamilya ko ay naisip ko na baka pwede na akong magkaroon ulit ng boyfriend. Ang sabi ko kapag may gustong manligaw sa akin ay tatanggapin ko na at bibigyan ng chance. Tila nagdilang anghel ako dahil may nanligaw sa akin habang nagtatrabaho ko sa shoe store.
isa sa mga naging customer namin doon. Ang pangalan niya ay Michael, manager siya sa isang bangko. Naging kami ni Michael at okay naman siya. Mabait at sobrang thoughtful. Yun nga lang ay hindi kami nagtagal. Pagkatapos ng 3 buwan naming magkarelasyon ni Michael ay nakipag-break ako sa kanya. Wala sa kanya ang problema kundi nasa akin. Na-realize ko kasi na masyado akong na-excite na magkaroon ulit ng boyfriend kaya sinagot ko si Michael. Hindi ko pala talaga siya totoong mahal, Papa Dudut. Na-konsensya na rin kasi ako na sinasabi ko sa kanya na mahal ko siya kahit na hindi naman yon totoo. Ilang taon pa ang lumipas hanggang sa napunta na ako sa isang BPO company. Kinailangan ko nang umalis sa aming lugar at manirahan sa isang apartment. Doon ay mas marami akong nakilalang tao at nagkaroon ulit ng isang boyfriend, si John. Kaibigan siya ng best friend at kawork ko na si Elaine. Si Elaine ang kasama ko sa apartment na aking tinitirhan. Okay rin naman si John, kung tutuusin ay wala akong naging problema sa kanya kasi mabait siya. Pero kagaya po ni Michael ay hindi rin kami nagtagal dahil sa parehas na kadahilanan. Nakonsensya na ako na kami pero hindi ko pala siya mahal. Ilang failed relationships din ang naranasan ko bago ko nasabi sa aking sarili na ayoko na muna. Hindi na muna ako makikipagrelasyon kung hindi pa ako sigurado na mahal ko yung lalaki. Friend, may papakilala pala ako sa iyo. Singer sa isang cruise ship, gwapo, mapera at single. For sure ay magugustuhan mo siya. Maglalaway ka ng malala kapag nakita mo siya. Ang sabi sa akin ni Elaine habang nasa cafeteria kami. Si Elaine talaga ang salarin kung bakit may mga lalaki ako nakikilala. Kumbaga ay binubugaw niya sa akin ang mga lalaki na tingin niya ay magugustuhan ko. Nakupas muna ako, friend. Ayoko muna makipagjowa sa ngayon. Walang gana kong sagot. At kailan ka pa natutong tumanggi sa grasya, ha? Ipapaalala ko ulit sa iyo, friend, ha? Mayaman ang isang ito. Talented, magaling kumanta, and for sure ay magaling din siya sa kama. Pagbibiro pa ni Elaine. Kahit pa anak siya ng presidente, ayoko nga muna eh. Pagod na ang katawang lupa ko sa mga lalaki, friend. Sa simula ko lang naman nararamdaman na mahal ko sila pero after ng ilang months ay nawawala na. Para kasing may nahanap ako, tugon ko. Ano ba kasing hinahanap mo? Sabi mo sa akin para maihanap kita ng right guy para sa'yo. Ang sabi pa ni Elaine. Huwag na talaga, friend. Pahinga muna ako ngayon. Saka na muna yung mga lalaki na yan, tugon ko. Ikaw ang bahala, friend. Basta kapag ready ka na ulit ay sabihin mo sa akin para maireto ulit sa'yo ang mga boys. Ang sabi pa ni Elaine. Napaisip ako doon sa sinabi ko na meron akong hinahanap. Biglang pumasok sa isipan ko ang mukha ni Francis. Nung una ay hindi ko pa alam kung bakit siya ang naisip ko, Papa Dudut. Pero eventually na-realize ko na hindi pa ako tuluyang nakakapag-move on kay Francis. At may posibilidad na mahal ko pa rin siya. Kapag kasi nagkakaroon ako ng boyfriend ay palihim ko silang ikinukumpara kay Francis. Kahit sabihin pa na pagdating sa trabaho ay walang-wala si Francis kumpara sa mga naging boyfriend ko, ay hindi ko pa rin makakailang sa lahat ay si Francis ang nakapagparamdam sa akin ng totoong pagmamahal. Kahit na hindi ako noon nabibigyan ni Francis ng mga mamahaling bagay ay masaya ako sa kanya, yung totoong masaya, Papa Dudut. Mas lalo tuloy lumala ang panghihinayang ko ng panahon na yon. Kung maari nga lang na maibalik ko ang panahon ay si Francis na lang sana ang pinili ko. Hindi ko alam kung sinadya ba talaga ng tadhana o nagkataon lang. Pero nang bigla kong maisip si Francis ay saka naman kami ulit nagkita, Papa Dudut. Umuwi pa rin kasi ako sa amin kapag kaya ng energy ko tuwing weekend para makasama ko kahit sandali ang aking pamilya. Ilang beses akong umuwi sa lugar namin at kapag nandun ako ay ako ang nagbabantay sa tindahan namin. Binuksan na rin kasi ulit yung sari-sari store para kahit papaano ay may ginagawa si nanay. Habang nasa tindahan ako ay may isang binatilyong bumili ng soft drinks. Natigilan ako kasi pamilyar sa akin yung binatilyo. Hanggang sa ma-realize ko na isa pala siya sa kapatid ni Francis.
Nagulat ako kasi ang akala ko ay sa Maynila na sila nakatira. Kapatid ka ni Francis, hindi ba? Akala ko sa Maynila na kayo, tanong ko. Hindi ko na pinalampas ang pagkakataong yon para magtanong. Oo ate, kapatid nga ako ni Kuya Francis. Bumalik na po kami rito nung isang linggo pa. Dito na ulit kami titira habang pinapagawa po yung bahay namin. Tugon ng binatilyo. Talaga eh si Kuya Francis mo, nasaan siya? Tanong ko. Nasa Kuwait pa, pero pauwi na rin po siya ngayong buwan para magkasama-sama na ulit kami, sagot niya. Hindi na ako nagtanong pa sa kapatid ni Francis kahit ang dami kong gustong malaman. Baka kasi makahalata na siya. Hinayaan ko na siyang makaalis pagkatapos niyang bayaran ang nabili niya. Wala akong alam na nasa Kuwait pala si Francis, Papa Dudut. Na-curious tuloy ako sa buhay niya ngayon. Maraming taon na rin kasi ang nakalipas ng huling beses ko siyang nakita. Tapos ang huling beses pa naming nagkausap ay noong nilait ko ang buong pagkataon niya dahil sa kagustuhan kong pag-aralin ako ng parents ko. Facebook ang pinuntahan ko at sinerch ko ang pangalan ni Francis. Lumitaw kaagad sa search result ang profile niya. Ang profile picture niya ay nakatopless siya habang nasa napakagandang beach at nakalagay sa caption ng Kubar Island. Ibang-iba na siya kumpara sa Francis na isang pedicab driver noon. Maganda na ang katawan niya at natuto na rin siyang pumorma. Mas gumwapo pa siya ng ilang libong beses. Gumanda rin ang kulay ng balat niya at isa na nga pala siyang civil engineer doon at sa pagkakaalam ko ay napakalaki ng sahod ng ganong trabaho sa ibang bansa. Nag-scroll pa ako sa profile niya. Naroon ang graduation pictures niya at ilang family pictures. Pero ang hinahanap ko talaga ang picture nila ng girlfriend niya kung meron man. Wala akong nakita, Papa Dudut. Hindi ko kasi makita ang relationship status niya kung single o in a relationship siya kasi hindi po kami friends. Mas lalo ako nang hinayang sa hindi ko pagpili kay Francis noon. Kung nagstay sana ako sa kanya at pinaglaban ko siya, kasama pa sana siguro niya hanggang ngayon ako. Kasama niya dapat ako noong time na inaabot niya ang kanyang mga pangarap. May isang parte ng utak ko ang nagsabing i-add ko si Francis at i-chat, mangumusta at makibalita. Pero inunahan ako ng hiya. Baka nga galit pa siya sa akin eh. O kaya ay sumbatan niya ako. Tapos pagtawanan din niya siguro ako kapag nalaman niya ang buhay ko sa ngayon. Ang taas-taas kasi ng pangarap ko noon na maging isang flight attendant pero hindi naman natupad. Pasimple kong sinilip ang pinapagawang bahay ni Francis at talagang naloka ako kasi malaking bahay pa lang pinapatayo niya. Doon pa lamang ay alam kong malayong malayo na sa pagiging mahirap si Francis. Masaya naman ako para sa kanya, alam ko kasi kung gaano niya kagustong may ahon sa kahirapan ng pamilya niya. Palagi niyang sinasabi noon sa akin na gusto niyang makaranas ng maginhawang buhay ang pamilya niya. At nais niya ay siyang maging daan para matupad yon. Sinabi ko sa nanay ko ang natuklasan ko kay Francis. Kahit siya ay nagulat nang malaman na kina Francis pala yung malaking bahay na ginagawa sa dulo. May nakita akong panghihinayang sa kanya pero hindi niya sinabi. Ayaw niya sigurong aminin na nagkamali siya sa paghusga noon kay Francis na wala akong magiging magandang buhay sa piling ni Francis. Simula noon ay hindi na nawala sa isipan ko si Francis, Papa Dudut. Kahit nang makabalik na ako sa Maynila ay palagi kong iniisip ang mga pwedeng nangyari kung pinili ko siya noon. For the first time ay ikinuwento ko sa kaibigan kong si Elaine ang tungkol kay Francis. Sinabi ko sa kanyang nangyari sa amin noon at kung bakit kami nagkahiwalay. Wala na kasi akong ibang mapagsabihan kundi tanging siya lamang. Gusto ko ng taong makapagsasabi sa akin kung ano ba ang dapat kong gawin, Papa Dudut. Para naman palang teleserye ang story niyo ni Francis. Pero kung sa tingin mo ay mahal mo pa rin siya hanggang sa ngayon, edi go, makipagkita ka ulit sa kanya kapag nakauwi na siya, ang sabi pa ni Elaine sa akin. Kaya lang nahihiya ako eh. After na mga sinabi ko sa kanya noon ay parang wala na akong mukhang iaharap pa sa kanya ngayon. Tapos malalaman niya na hindi ko natupad ang mga pangarap ko. Baka pagtawanan lang niya ako.
kasi walang pinatunguhan ang hindi ko pagpili sa kanya, malungkot kong sabi. Mas maganda pa rin na itry kesa hindi. Kapag kasi hindi mo sinubukan, magkakaroon ka ng maraming what ifs ang turan pa niya. Naging madalas na ang pag-uwi ko sa amin tuwing weekend para pasimpleng sumilip sa pinapagawang bahay ni Francis. Chine-check ko kung nandun na ba siya. Mahigit isang buwan simula nang nakausap ko ang kapatid ni Francis nang nakita ko si Francis sa harapan ng patapos ng bahay na pinapagawa niya. Nanlamig talaga ako ng sobra, Papa Dudut. Ibang-iba na talaga siya kung ikukumpara sa dating Francis na naging boyfriend ko. Mukha na siyang mayaman at may sasakyan na rin siya, Papa Dudut. Gusto ko sana siyang lapitan pero inunahan pa rin ako ng hiya at ng takot. Pero pinangako ko sa sarili ko na hindi pwedeng hindi kami ulit magkausap ni Francis. Umasa pa ako noon na kaya wala siyang girlfriend ay dahil sa ako pa rin ang mahal niya. Baka umaasa pa rin siya na magiging kami. Malay ko ba kung ako pala ang naging inspiration niya para umangat sa buhay para kapag nagkita ulit kami ay matanggap na siya ng parents ko. Mga ganong bagay ang iniisip ko kaya nagkaroon ako ng lakas ng loob na humarap kay Francis. Pinagplanuhan ko ang lahat, Papa Dudut. Hinintay kong matapos ang pagpapagawa ni Francis ng bahay nila. Nabalitaan ko pa na nagpa-bless sila. 1 week after ng blessing ng bahay ni Francis ay nagluto ako ng kalderetang baka at nagdala ko noon sa bahay ni na Francis. Parang ko yon para makaharap ko ang ex ko. Kaya lang ay ang kapatid niya ang nagbukas sa akin ng gate. Ang sabi ay lumabas ang kuya niya at may binibili daw. Ang sabi ko ay hihintayin ko na lamang si Francis para ako na ang personal na magbigay ng niluto kong ulam. Pinapasok naman niya ako at sa sala ako naghintay. Siguro ay kulang-kulang isang oras ako naghintay sa pagdating po ni Francis. Nagulat siya nang nakita ako at ako naman ay parang gusto ng pagsisihan kung bakit ako humarap sa kanya. Naalala ko kasi lahat ng mga sinabi ko sa kanya noon. Nabalitaan kong bumalik ka na pala, kaya naisipan kong ipagluto ka ng kalderetang baka, ang nahihiyang sabi ko kay Francis. Salamat, hindi ka na dapat nag-abala pa, tugon niya. Hindi muna ako umalis. Ang sabi ko ay hihintayin ko na ang lalagyan. Nang mailipat ni Francis ng lalagyan ang dalakong ulam ay nagpresenta ako na ako nang maghuhugas noon sa lababo nila. Habang ginagawa ko yon ay panayang puri ko kay Francis. Ang sabi ko ay ang layo na niya sa dating si Francis. Mas gwapo na siya at naging macho pa. Nag-congrats din ako sa tagumpay na nakuha niya sa kanyang buhay. Aniya ay utang na loob niya yon sa kanyang tita na sumugal at nagtiwalang pag-aralin siya. Hindi niya raw sinayang ang pagkakataong yon at talagang pinagbutihan niya ang pag-aaral hanggang sa makatapos siya at makapagtrabaho sa Kuwait. Francis, gusto ko lang sanang mag-sorry sa'yo sa mga sinabi ko sa'yo dati ha. Alam mo kasi pinapili ako ng tatay ko noon kung pag-aaral ko o ikaw. Hindi ko yun nasabi sa'yo kasi baka mas lalo ka magalit sa'kin pero naintindihan mo naman siguro ngayon kung bakit ko nasabi ang mga yun sa'yo, diba? Ang sabi ko kay Francis nang matapos ko ng hugasan ang pinaglalagyan ko ng ulam. Ano ka ba, matagal na yun? Nakalimutan ko na nga yun eh. Mag-move on na lang tayo. Saka hindi na ako galit. Hindi ako nagalit sa'yo, nagtampo lang. Pero kagaya nga ng sabi ko, wala na yun sa'kin, nakangiting sabi pa ni Francis. Francis, kakapalan ko ng mukha ko ah. Pero alam mo bang pinagsisihan ko ang ginawa kong yun? Sa totoo lang eh, ikaw pa rin ang mahal ko. Ikaw ba? Ako pa rin ba ang mahal mo? Single ka pa rin naman hanggang ngayon, hindi ba? Diretsong tanong ko. Naisip ko na hindi ko dapat sayangin ang pagkakataon na yon para malaman kung may pag-asa pa bang magkaroon ng second chance ang love story namin ni Francis. Yes, single pa rin ako hanggang ngayon. Simula nang nag-break tayo ay never na ako nagkaroon ng girlfriend. Pero hindi dahil sa hindi ako makapag-move on sa iyo ha. Masyado lang ako naging tutok sa pag-aaral at trabaho, tugon niya. Ganun ba? Pero may pag-asa ba ulit tayong dalawa? Tanong ko. Allyra, sabi ko sa iyo kanina ay mag-move on na tayo.
Nakamove on na ako sa'yo at sa nangyari sa atin. Tanggap kong hanggang doon na lang tayo, tugon pa ni Francis. Sinabi ko kay Francis na nire-respeto ko ang sinabi niya at umalis na ako sa bahay nila. Kasi pahiyang pahiya na ako. Ngunit kahit ganoon ang sinabi niya sa akin ay iba ang nararamdaman ko, Papa Dudut. May pakiramdam ako na ako pa rin ang mahal niya. Siguro ay may dahilan siya kung bakit ayaw niyang umamin sa akin. Pero ayaw niya lang nasabihin. Mas lalo pang nagpalakas ng loob ko nang makumpirma kong single talaga si Francis. Ang ibig sabihin ay wala akong kalaban sa puso niya. Paminsan-minsan ay inaaya ko si Francis na mamasyal kami o kumain sa labas para magkaroon kami ulit ng moment, pero palagi siyang tumatanggi. Kesyo busy raw siya o may nauna na siyang gagawin sa araw na yon. Pero hindi uso sa akin ang pagsuko. Mas naging porsigido ko at pinangako ko sa aking sarili na magkakabalikan kami ni Francis. Kaya kapag alam kong nandun sila sa bahay nila ay ako na ang pumupunta sa kanila para makapagkwentuhan kaming dalawa. Kaya lang ay parang hindi na siya masaya kapag nakikita ako. Wala na yung kislap ng mata niya kapag nasa harapan niya ako. Kahit malamig na ang pakikitungo ni Francis sa akin ay hindi ko yon pinansin. Mas pinapaniwalaan ko ang aking feeling na may pagmamahal pa siya sa akin. Hinala ko ay gusto niya lamang akong gantihan sa ginawa ko sa kanya dati. Siguro ay natatakpan lang ng galit niya sa akin ang pagmamahal na meron siya para sa akin. Isang araw ay labis akong nalungkot na nakita ko sa Facebook ni Francis na nasa airport na siya at babalik na ulit siya sa Kuwait. Tapos na raw ang bakasyon niya at nagpapasalamat siya sa mga taong nakabanding niya at pinaglaanan siya ng oras habang nasa Pilipinas. Hindi ko tuloy naiwasan ang magtampo sa kanya. Ang daming beses ko siyang inaya na lumabas kami at magbanding, pero hindi niya ako napagbigyan. Kung hindi pa ako pumunta sa bahay nila ay hindi ko pa siya makikita at makakausap. Inad ko si Francis sa Facebook at inaccept niya kaagad. Nagchat ako sa kanya na ingat siya sa Kuwait. Sinin lamang niya yon pero wala akong nakuhang reply. Until now ay umaasa pa rin ako kay Francis. Kahit na hindi siya nagre-reply sa chat ko sa kanya ay sinasabi ko palagi sa aking sarili na galit lamang siya, pero deep inside ay mahal pa rin niya ako. Para kasi sa akin ay imposibleng mawala ng ganun lamang ang pagmamahal ni Francis sa akin. Pero sa tingin mo ba, Papa Dudut, ano ang dapat ko pong gawin? Dapat ko bang pagkatiwalaan ang sinasabi ng puso ko o mas maganda na sumuko na ako kay Francis? Maraming salamat sa pagbabasa mo ng aking sulat at sana'y pagpalain ka pa ng ating Poong May Kapal. Lubos na gumagalang Allyra. Para sa ating letter sender na si Allyra, una ay huwag mong sisihin ang iyong sarili kung pinili mo ang pag-aaral kesa kay Francis. Bata ka pa ng panahon na yon at sa ganong edad ay pag-aaral muna ang dapat na priority mo. Siguro mali lang na hindi mo pinaliwanag kay Francis ang totoong dahilan kung bakit kailangan mong tapusin ang relasyon ninyong dalawa. Para naman sa iyong katanungan ay mas makakabuti siguro na unti-unti mong tanggapin na wala nang pagmamahal si Francis sa iyo at totoo na siyang naka-move on sa iyo. Kung pagbabasehan ng iyong kwento ay wala nang interes pa si Francis na magkaroon nang pangalawang pagkakataon ang inyong relasyon. Kung mahal ka pa niya, maglalaan siya ng oras para makasama ka niya at magre-reply siya sa mga mensahe mo para muli kayong magkaroon ng communication. Ngunit hindi ganon ang nangyayari. Mas makakabuti rin kung siguraduhin mo muna ang iyong nararamdaman kay Francis. Baka kasi nangihinayang ka lamang talaga sa kanya dahil sa nangyari sa buhay niya. Ikaw na rin na nagsabi na may mga naging boyfriend ka na hindi ka sigurado kung mahal mo sila nang naging kayo. Sa tingin ko kasi ay may problema ka sa pagtukoy na kung ano nga ba talaga ang nararamdaman mo para sa isang tao. Kaya huwag kang magpadalos-dalos. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat.
mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Papa Dudut Stories.